So ang una, tanggalin muna natin to. So good morning, good morning, good morning. Morning mga idol. Ang issue ng ating motor ngayon is pag hindi enough tong fuel, nag overflow. So siguro madumi tong carb natin. So naisipan ko palitan natin tong carb ng pang TMX 155. Tignan natin kung tong carb lang ang tanggalin natin. Tignan natin kung malinisan natin, pwede. So try natin to. Stock ng TMX 155. Pinagpalitan ko na to eh. Actually luma na to yung stock ng 155. So pwede pa naman, pinalit ko dito. Ito yung bago. Bago na carb, nilagay ko dito. Tapos itong pinagpalitan ko, lagay natin dito sa sidecar. Tignan natin kung tasya, kung kaya, kung lalakas na itong euro natin. Kung pang TMX 155 na carb. So, simulan na natin. So, ang una, tanggalin muna natin ito. Itong ano niya, karayom. Para diretso natin matanggal. So, dito, kailangan natin ng gis. Matanggal. Kakat ko na lang to para hindi kayo mainip. Balikan na lang natin pag natanggal na. So natanggal natin guys. Hindi ko alam kung ano pwedeng panlinis dito, pero kita try natin siguro yung WD-40. Kung mali man, adi i-bash nyo na lang ako. So update ko na lang kayo pag nalinisan na natin to. So bukas na natin guys. Siguro ito yung problema, kaya medyo nag-overflow siya. Ito siguro. Ito, tingnan natin kung mapapalitan natin. Ayan guys, ikabit na natin ang ating 155 carb. So napandan natin guys mga idol, ito yung carb ng TMX 155. Kasang kasa pala sa Euro 150. Tumakas yung minor. Slide natin sa dan. So tinesting namin ng 1 week at nakiikabit naman ng mabuti, wala namang aberya. Ganda naman yung performance. So mas lumakas siya konti at mas tumipid yung gas compare sa dati. So yun lang, ayos naman.